So, hello guys! So, magandang buhay sa atin. At ito ngayon ang ating bagong video. So, ito ngayon ang topic natin ngayon is all about correctional administration. This is the part 1 of the subject of correctional administration. So, yan. Kita nyo, di ba? Poging-pogi pa ako dyan. Naka-super science pa ako dyan. So, ganyan dapat ang pakiramdam nyo kapag mag-board exam kayo sa super science talaga. Okay? So, ito ang muka ng isang tao kapag ikaw ay mag-commit ng crime at inilagay ka mismo sa loob ng kulungan. Naka-uniforme ka, no? Siyempre, malungkot ka dyan. Nasa loob ka ng kulungan mismo eh. Meron bang nakulong na masaya? So, siyempre, kapag nakulong ka, kulong ka. At malungkot ka. So, halimbawa naman, ikaw talaga ay nagbago, gaganyan naman mukha mo, napakagwapo na muli. Tulad ko, gwapo. Okay? Pero pag gumawa ka uli ng kasalanan, babalik ka uli sa tinatawag natin na ano, na correction. So, eto na. So, ang first part ng correctional administration is the institutional-based program. So, pag sinabing institutional-based program, there is something about jail and prison. So, pinag-aaralan po natin ang jail and prison pag institutional-based program. So, ano pang dapat natin pag-aralan dyan? Yung pinaka-overview. Nandyan din yung i-rehabilitate natin ang isang offender or the person deprived of liberty, re-rehabilitate, re-reform natin, at mas maganda, maipasok natin sa therapeutic community ang isang person deprived of liberty. Kung siya naman ay talagang napakabait, nagiging matino, maaring mapaaga ang pagpapalabas sa kanya sa kulungan gamit ang maaring GCTA, or kung hindi man, maaari tayong pumasok sa tinatawag natin na part 2 ng ating correctional administration. Yung tinatawag na non-institutional correction or the what? Community-based program. Non-institutional correction or the community-based program. So sa community-based program, dyan natin pag-aaralan ang mga executive clemencies. Nandyan ang tinatawag na pardon, nandyan ang amnesty, nandyan ang reprieve, nandyan ang what? Ano yung pinaka-isa? Yung letter C, commutation of sentence. Isama na din natin sa community-based program or non-INSI ang tinatawag natin na probation and also the parole. So, bago ang lahat, i-focus natin ang ating mga utak sa tinatawag nating institutional-based program. Ngayong taong ito ay 2020. Ako yung umaasa na lagi kayo nag-iingat sa inyong mga paligid at iwasan ang mga sakit at sumunod sa mga ipinapayo ng mga doktor. Okay, mga health workers natin at sumunod sa gobyerno. Huwag maging tampalasan, huwag kayong sumuway sa utos ng gobyerno. Magpasakop tayo. So, ako nga pala si Chaps o kilala sa tinatawag nating Chapopoy o ako tinatawag na si Noli Zabala Inca. Okay? So,